Good morning ho sa lahat. Meron tayong update ngayon dito sa Piggery. Biyernes ho ngayon, umaga. Eto, meron kong buyer. 5 yung kukuni niya. Eto siya, oh. Yan yung may-ari. Yan yung bibili pala, hindi may-ari. Asya, ganun din yun. Yan, 5 ang kinuha niya. Yan, kinuha niya. Yung, siyempre, pipiliin niya yung malalaki. Kala ko, wala pa akong maibenta ngayong buwan na to. August na ngayon. Ngayon pa lang ako nakabenta ng 5. Ito, sinasako nila. Sila lang hahakot yan. 3 lang sila. Mabuti nga na nakapag-dispatch pa ako 5. 3-5 ang isa niyan. Benta ko dyan. Eno, tinatawaran niya nga yan. Sabi ko, mura na yan. Kasi yung size ng biko ngayon, hindi na yan pan 3-5. Isang buwan ko pang alagaan yan. Pan litso na yan. Kung tutusin ka, may makukuha silang mas mura, 2.5, pero hindi kasi laki ng biko. Kasi itong biko, kumbaga sa ayan, tignan nyo, overage na yan para sa worth na o sa presyo na 3.5. Malalaki na yan. Meron nga silang makukuha, 2.5 o 3,000, pero mas maliit dyan. Yan sa akin kasi malaki na yan. Kaya sabi ko nga doon sa buyer, kung hanggang next week hindi pa yan may benta, hindi ko na ibebenta talaga yan. Patabain ko na lang yan. Gawin kong patining. Pag umabot na ng 100 kilos, tsaka ako ibenta, mas malaki pang kita ko. Kaya lang, problema kasi sa patining naman, malaking puhunan ang kailangan mo. Dahil ngayon, panay ang taas ng presyo ng pids. Grabe ang mahal ang pids. And pag nilagyan nila sa sako, yan, bubutasan nila yung sako para at least makahinga yung bait. Kasi kawawa din naman yan eh. Kung di mo butasan yan, hindi, mahirapang makahinga yan. Ito yung 3. Ayan. Yung isa, yun, binubutan pang 4. Yung isa, hinakot na nila. Nauna na, dinala na nung kasama nila. Bali, 5 yung kinuha. Ayan yung pang 4. Yung pang 5, kinuha na nung kasama, dinala na kanina. Nauna na. Ito, huli na lang to, tong 4. Bali, 5 na i-dispose ko ngayon. For August 11, sinaswerte. Eto na lang natira. Ayan, yung 4. Ayan. Umaga ngayon, kaya kung mapapansin niyo yung side sa cubicle, basa. Kasi katatapos ko ng maglinis. Eto pa, oh. Oh, yan, si baby girl. Malaki na, oh. Ubus na yung pagkain na kanina. Eto yung cubicle ni Sarah. Ay, ni-repair ko. Kasi yung gilid sa may wall, nag-crack. Nagkaroon ng opening. Yan, gumawa ako ng maliit na bowl niya para kainan niya. Ginawa ko. Ako lang gumawa niyan. Ano, simple lang. Para pag nagpapakain ako, nandyan. Eto si Sarah, oh, nilipat ko muna sa kabila. Kasi nga, ginawa ko yung cubicle niya. Kasi itong cubicle pinagpuesto niya, ano, design yung para sa mga piglet. Ayun, mahaba yung kainan. Eksakto yan para sa mga piglet kung dyan sila pupuesto. Eto naman, oh, Sabado na ito, the next day. Ito napansin ko kay Zoe, parang nag-hit, nag-umpisa na siya mag-hit. Namumula na. Pero ito naman si baby girl, oh. Parang nag-umpisa na rin siya mag-hit. Pero kung lumabas talaga yung sign na mag-hit yan, pa-inseminate ko yan. Sayang kasi ang araw, ayun, oh. Medyo nag-umpisa ng mamaga yung ari niya. Makain pa siya, oh. Medyo mataba to. Binabawasan ko lang ang pagkain pero magana kasi siyang kumain. Punta natin si Sarah. Eto na si Sarah. Nakabalik na siya doon sa cubicle niya. Ayun o. Ginagamit niya na ngayon yung bowl na ginawa ko para sa kanya. Kala ko ngayon magsasabay mag-hit yan si Sarah tsaka to si baby girl. Pero nauna si baby girl. Pero malapit na rin siguro to si Sarah mag-hit. Tapos yung natirang piglet, eto na. Nilipat ko na sila doon sa kabilang cubicle. Ayun, oh, yung ginawang ko ng bowl, dyan na sila kumakain ngayon. Ganyan na itsura niyan pag may bowl. Ako lang gumawa niyan, pinagtsagaan ko lang. Ito yung pinanggalingan nila. Oh. Ito, gagawan ko rin to ng kainan. Tapos yan, sa sahig, yung mga crack, isisild ko pa yan. Baka lumaki. Ayun, dyan ko ipopuesto yung yung kainan nila, magsisemento pa ako dyan. Ayun, yung mga crack, kailangan i-repair ko pa yan. Habang tumatagal, lumalaki yung awang doon sa crack. Mayroon na pag lumala yan eh.
Ayan ang update nito. Ito naman tong alaga ko. Walang inabangan kundi mga biit.